So, hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Jenny. So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano i-grow ang inyong mga channel at ating mga channel. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, subscribe na rin at click the notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong videos. And kung magustuhan niyo ang video ito, huwag kalimutan i-thumbs up. Siguraduhin panoorin niyo to hanggang sa huli, guys. So, yung YouTube, kumikita ba tayo sa YouTube, guys? Paano nga ba kumita sa YouTube? So, yes, kumikita tayo sa YouTube. So, makikita niyo, guys, yung sa mga malaking YouTube na marami ng subscriber na YouTube channel, yung tulad ng mga idols nyo. So, may makikita kayong dilaw na sa YouTube nila. Yung sa dito ganyan, then may dilaw dyan. So, yung dilaw na yun is ads yun, guys. Diba? Advertisement. Bigla, pag umabot na yung pula doon sa yellow, biglang may magpa-pop up na advertise. So, ang mga YouTubers ay doon kumikita sa ads na yun. Kung meron tayo mga iba't ibang klaseng ads. Meron skippable ads at yung non-skippable ads at iba pa din. Yung skippable ads, guys, pag in-skip mo yon, hindi magka-count sa YouTube revenue or wala yon, parang wala rin, hindi ka kikita doon. So, hindi ko naman sinasabi, guys, na huwag niyong i-skip yung ad ko. Pero parang ganoon na rin, guys. Kaunting tulong na rin. So, yun, guys. Huwag niyo na lang skip. Sure. So, yun, guys. Ano ba? Hindi ko alam yung sasabihin ko. So, yun. So, yun, guys. Paano nga ba magkakaroon ng ads ang ating mga video or YouTube videos? So, magkakaroon ng ads ang ating video pag naabot na natin yung requirements ng YouTube. So, ano nga ba yung requirements ng YouTube para ma-monetize? So, para ma-monetize, kailangan mong makakuha ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So, yun. Pag makuha nyo na yun, guys, mag-i-email si YouTube sa'yo or mag-i-email si YouTube sa'yo kung okay na, pwede na, eligible na yung account mo na mag-apply sa for monetization. Or kung hindi man mag-email, pumunta ka sa YouTube Studio, i-search mo YouTube Studio sa Google, tapos pinutin mo yon at yon pag makasign in na yung account mo sa YouTube Studio or yung YouTube channel mo. At may dito sa kilid, guys, may makikita kayo dyan yung dashboard, analytics, and yung may dollar sign. Yung may dollar sign, guys, pindutin nyo yon. Tapos may makikita kayo doon na apply now kung eligible na kayo, kasi nakikita din kung naabot nyo niya yung 4,000 watch hours at yung 1,000 subscribers. So, mag-apply kayo doon at mag-sign up kayo. May tatlong step yun, guys. So, hintayin nyo lang, guys, mag-sign up sa step 1. Then yung step 2, then hintayin nyo lang and hintayin nyo pag ma-approve na, na-review na yung na YouTube. So, mag-i-email sila, guys, sa'yo kung your channel has been approved for partnership program. Ngayon, tapos pag approve na kayo, guys, pumunta kayo agad sa YouTube Studio or meron doon, i-turn on nyo yung sign na dollar. I-turn on nyo yun para mapipiliin kayo doon sa mga kinds of ads. So, pindutin nyo na lahat yung ads para mas marami. Ayun. Then, meron tayong mga iba't ibang klaseng ads. Meron tayong skippable ads at non-skippable ads. So, yung sa skippable ads, guys, yun yung nai-skip na ads. Siyempre, skippable ads na yun. So, pag yung viewers mo ni-skip yung bayan, basta yun is na-skip yung ad mo, so wala yun, wala tayong makuhang revenue doon. So hindi ko naman sinasabi na wag yung skip yung yung ads, pero parang ganun na rin. So yun, salamat na rin kung hindi nyo ini-skip yung ads ko. Malaking tulong na din nyo, guys. So, ayun.
ano ba yan, bakit doon na napunta yung summer. So, puntahan na natin yung main na dahilan or main reason kung bakit ko ginawa ito yung YouTube, yung tips and tricks para sa, ano, para grow yung channel mo, guys. Tip number one. So, kung bago ka pa lang sa YouTube or kung nagsisimula ka pa lang sa YouTube or nag-iisip ka na mag-YouTube, gumawa ng YouTube channel, so, ito yung una mong gawin. So, pag kailangan may video ka, at least one video lang, guys. At ipromote mo yon sa other social medias like Facebook, Twitter, Instagram, ano yun? Instagram, at iba pa. So, ayun, pinopromote ko lang para kasi pag ipromote mo yun sa YouTube, syempre, yung mga supporters na kaibigan and family mo, papanoorin talaga yun. So, yun, may audience ka na, may subscribers ka na. Kasi pag konti yung subscribers mo, konti rin yung makakakita ng mga video mo. Tapos, ano ba? Hindi ko alam sasabihin ko. Wait. So, mas prefer ko talaga yung sa Facebook, guys. Hindi ko talaga masyadong na-promote yung channel ko sa, ano ba yan? Hindi ko masyadong pinopromote yung ano ko, YouTube channel ko sa Instagram. Kasi konti lang yung followers ko. 65. Pa-follow na rin, guys. Bibble Jen. So, ayun. So, sa Facebook ko talaga, sa Facebook talaga ako nag-promote, guys. Kasi, mas marami akong followers sa Facebook, mas marami akong friends, at mas marami gumagamit ang Facebook compared to the other social medias like Instagram, Twitter, iba pa. So, yun, guys. So, paano i-promote ang ating YouTube channel sa Facebook? So, ang gagawin lang natin is, kukuha tayo ng kaunting clip lang, or yun, kaunti lang, short lang talaga siya, na sa tingin nyo, makaka-attract ng mga audience or viewers, yung exciting part, pero bitin, yung mabibitin talaga siya lang, gugustuhin niya talagang puntahan, tapusin yung video. So, yun, konti lang. Tapos, sa video nyo, sa video description, ilagay nyo yung link ng video mo galing sa YouTube, ilagay dun sa description sa upload, yung i-upload mo sa Facebook, at para dun na nila tapusin yung video mo sa YouTube. So tip number 2, ang tip number 2 ko is mag-upload kayo regularly or pumili kayo ng schedule kung kailan kayo mag-upload. Pumili kayo ng schedule kung kailan kayo mag-upload para alam ng mga loyal followers, loyal subscribers nyo kung anong araw or anong oras sila magpapaload kung wala silang load para mapanood yung video mo. So, yun. Sandali, marumi yung camera ko. Wait. Yun. So, yun na nga. Para alam nila kung anong araw at anong oras nila papanoorin yung video mo. Pero ako, guys, walang tamang schedule yung mga video ko. Pansin nyo, guys, kasi busy talaga ako, guys, kasi marami akong module na ginagawa. Until now, nandyan pa yung module ko, hinihintay ako, pero saglit lang, kailangan ko lang mag-video kasi wala na akong video. Malapit na mag 1 week yung hindi kong video. So, yun, guys. Nasaan na ba tayo? Nakalimutan ko. Ayun, yun, guys. Mag-upload kayo regularly or pumili ng schedule kung kailan kayo mag-upload. So, tip number 3. Kung nag-video kayo, guys, Huwag niyong i-portrait yung video niyo. Kasi mag-iiba yung itsura. Hindi siya maganda, guys. Hindi siya attractive tingnan. Hindi full screen yung makikita. So, ang suggest ko sa inyo, guys, is kung mag-video kayo gamit ang cellphone, pa-landscape, guys. Yan, pa-landscape para YouTube size siya, guys. Tip number 4, guys. Ayan, nagugulo. Guys, ginagawa ko talaga tong tip number 4 na to. So, pag may na-upload na akong bagong video,
ini screenshot ko agad yun guys at ini lalagay ko sa my day or sa story ko sa IG like ganun. And then, sa Facebook talaga ako guys nag-promote. So, pwede nyo din ilagay sa IG kung gusto nyo. Pero ako guys, sa my day lang talaga. Loyal. Sa Facebook, ayun. Dun ko talaga pinupromote yung ano ko. Kasi mas maraming nanonood ng story ko sa Facebook compare sa Instagram. Kaunti lang. Dalawa, tatlo. Sure. Pero sa Facebook, umaabot ng daan-daan. Pero hindi naman umabot ng 1,000. Pero at least maraming nakakakita. At pinupuntahan naman nila sa YouTube yung mina-my day ko. Diba guys, yun yung ano benefits ng pag-my day ng new upload mo na sa YouTube. Yun. So, tip number 5. Fine number, tip number 5. So, pilitin yung ano, mag-isip ng ano. Wait, wala akong maisip. Wait lang. Tip number 5. Rawr. So, pag nag-upload kayo, guys, dapat yung, meron kayong team, pero yung akin, hindi ko rin alam kung anong team. So, sa umpisa, guys, pag nag-YouTube kayo, hindi talaga importante yung mga niche or yung theme ng channel mo. Basta maka-upload lang kayo. Pero pag, ano, marami na yung subscribers mo, dapat may niche kayo or yung theme ng channel niyo para yung mga viewers mo alam kung ano, ano ba talaga yung YouTube channel mo. Kung magaling ka mag-makeup, so, makeup yung mga video mo about sa makeup, or kung magaling ka magluto, cooking, or kung magaling kayo sa pagsasayaw, dancing, yung mga videos niyo. At, iba pa guys, yun, dapat may theme kayo para mas maka-attract kayo ng audience. Kasi, kung isa-subscribe nila yung channel mo, pag pag example yung ano mo yung channel mo is makeup, then lahat ng mga hilig sa mag-makeup isa-subscribe yung channel mo pag nagandahan sila or nagustuhan nila yung mga videos mo, at ayun, stick sila sa iyo. Pero pag paiba-iba tayo ng mga theme ng ating channel, is expected talaga na mababawasan yung mga subscribers natin dahil no, iba na yung gusto nila. Ba yan? Ba yung sinasabi ko? Basta yun guys. Tapos, number 5 na tayo. Then, sa theme. So, huwag kayong mag-alala guys kung pangit yung video nyo sa umpisa. Huwag nyo na lang i-delete guys. Sayang din yung watch hours niya. So, expected na talaga na pangit yung video natin sa umpisang video. Kasi, una pa lang yun guys. So, matututo tayo sa ating mga mai-improve pa natin yung ating mga video sa paglipas ng panahon. So, i-compare nyo natin yung pinakauna natin video at yung bawat araw. So, makikita natin yung mga improvements sa ating mga video. So, hayaan nyo lang guys, dahil alam naman natin lahat yung first video talaga yung pinakapangit na video natin. Tip number 6, huwag kayong gagamit ng copyright music. Yung may copyright na music. So, ang gamitin nyo yung copyright free ng music. Tapos, yun guys, kasi yung pinaghirapan nyo yung hindi na kayo natulog, kaka-edit lang, napakatagal yung in-edit na video, kahit yung mukha sa'yo at ikaw yung nag-edit, wala rin guys. Kasi, pag copyright yung ginamit mong music, kaunting revenue, mapaghatian nyo pa yung revenue ng video mo. So, swerte sila, chart. Yun guys, kaunti lang yung makakapasok sa'yo na revenue kasi paghahatian nyo yun. Meron silang percent at meron ka rin. So, mas maganda talaga yung, ano, no copyright music para yung revenue buong-buong sa'yo talaga. Sa'yo mapupunta yung buo. At, paano nga ba makakakuha ng copyright free niya music? So, marami mapagkukuhanan nito guys. Sa YouTube Studio, meron doon sa kilid din. Sa baba lang ng konti ng yung dollar sign, sa baba pa, meron doon musics. Yan, pindutin nyo lang. At maraming no copyright music doon, guys, na mapagpipilian. At meron din nag-upload sa YouTube ng mga no copyright music. Pwede kayong maghanap dyan. Search nyo lang. At, ayun. Yun na lang gamitin nyo para siguradong inyo talaga yung buong revenue ng video nyo. So, yun lang muna sa ngayon guys. Inaantok na ako. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe.
And huwag yung kakalimutan yung notification bell button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. So, thanks for watching, guys. Good night!